Hello, Chamber Cards, and magandang araw sa inyo lahat. So ngayon, ang topic natin ay tungkol sa mga bad habits sa bilyar na akala natin ay normal, pero hindi natin alam ito ay nakaka-contribute doon sa pagsablay natin at kadalasan ay pagkatalo natin sa isang game. Lahat po ay biktima ng bad habits. So kahit po yung mga pros, minsan ay meron silang bad habits before na bumabalik. Kaya nagko-cause ito ng pag-miss ng isang simpleng tira o isang madaling tira o madaling preparasyon. So, 8 bad habits po ang pag-uusapan natin dito. At tapusin niyo po yung video dahil at the end of the video, i-identify natin yung 8 bad habits na yon at bibigyan natin ng particular na solusyon kung paano ma-address yung mga bad habits o maiko-correct yung bad habit. First on the list at very common yung head movements. Universally, head movement, kahit anong movement, extra movement will cause you to miss shots. Lalo na yung pagkatira mo, bigla kang tatayo. Sure ball yun, sablayan. Walang focus. So, hindi ka nakatingin sa object ball at doon sa cue ball. Mientras nakatingin ka sa susunod na bola, it will cause you also to miss. Nalimutang magtisa is a very common bad habits. So, kung minsan nalilimutan mo, tatapyo ka. Or nagmamadaling tumira dahil madali yung tira, hindi mo na siya sisipatin. Kaya kung minsan, nagugulat ka sa blay. Naranasan mo na ba yung alam mong sasablay ka pero tinuloy mo pa yung tira? Kasi hindi ka komportable, dapat tumatayo ka. So wag mo itutuloy yung mga ganon tira. Unstable stroke o kaya mabigat yung pulso mo, kay gewang-gewang, definitely 100% it will cause you to miss. Dito sa video na ito ay try natin silipin ko ano yung mga naging mali ko. Kahit nasushoot yung bola, mapapansin nyo meron pa rin akong bad habit. So it could be very frustrating, no? Lalong-lalo na kung nag-miss ka ng tira, masumablay ka, talo ka, pero hindi mo ma-pinpoint kung ano ang iyong kamalian. So mas maganda yung naka-video para mako-compare mo yung progress mo from last month versus the present month. At yun, nakaka-frustrate nga, lalong-lalo na sisisi mo sa equipment mo. Pangit yung tako, pangit yung tip mo, papalitan mo yung tip mo, papalit ka na naman ng tako, o convert ka sa carbon to wood, etc. Hindi magamay. So, yun pala, syempre, kung i-assess mo at may video ka, makikita mo yung mga mali mo pala, usually ay yung fundamental. So, dito malalaman natin kung ano yung naging mali ko. Dahil sa maganda yung latag ng bola, madali siya. So, naging overconfident ako dun sa 8. At hindi ko na masyadong tinignan yung patama sa puti. Basta, kinajot na lang. So, kajot is jolting. Okay, so, overconfident ang mistake. Tapos, walang follow through. At, ginolt yung tira. So, hindi na kinisinipat, kaya mahirap yung tira sa 9. Actually, sinablay ko po yung 9 dyan. So here is another example, pinpoint natin kung ano yung mga mali dito. So guys, try to video yourself. Wala namang masama sa i-video niyo yung sarili niyo. Tapos tingnan niyo kung ano yung mga naging mali niyo doon sa pagsablay niyo, lalong-lalo na kung mga money ball. At i-check niyo kung kasama ba sa bad habits yung inyong naging error. It could be very frustrating na okay na sumablay guys o matalo, pero it's very frustrating kung hindi mo malaman kung saan ka nagkamali. Yun ang masama doon. And at the next game that you will play, yung susunod na laban mo, uulitin mo na naman kasi hindi mo na-address o naitama. Kaya mas maganda pa rin naka-video yung mga games nyo. That's one advice na pwede ko ibigay sa inyo guys. Total, kung naglalaro kayong mga magkakaibigan, pwedeng isa nagbibideo o kaya meron kayong stand na dala, binibideo na yung laro nyo para documented yung progress. So, this is another easy open rack. So, meron akong mali dito. See how easy the 7 and the 8. Then, konti na lang sa 10. Pitik na lang sa 10 pero dahil sa sobrang dali ng 8 guys, na taken for granted ko yung fundamental, yung silip, dapa, praise, shot routine, ayun, sablay.
So, easy shots, tapos overconfident. So guys, ito yung mga solutions dun sa bad habits. Pag overconfident ka, treat easy shot same as hard shot. So isipin mo, kahit easy shot siya, isipin mo, mahirap pa rin yan, sipatin mo pa rin may hindi. Hindi ka komportable, tumayo, silipin, dumapa ulit. Na wala kang focus, focus ka sa object ball, sa cue ball. Wala kang follow through, huwag kakaduty ng tira. And extra body movements, stay down after every shot and avoid head movement or any extra movement, kahit yung pagsasalita. Kung nalimutan mo magtisa, ugaliin magtisa palagi para maging habit mo yon. Kung may unstable stroke ka naman, practice mo, mag-practice ka ng drill o mighty X drill o diretsyon tira. At kung ang habit mo naman ay bad habit mo ay hindi pagsipat, huwag magmadali sa tira. Siguraduhin mo yung tira mo. So thank you Chamber Cads, and I hope may natutunan tayo sa video na ito. So please don't forget to subscribe and like and comment below if you want to say something. So maraming salamat po at good luck sa paglalaro ng million.